Diyan pala kayo. Ano ba yan? Welcome to another episode of Food Trippin' with Onin. Kung saan? Ano ba? Kung saan meron tayong mapagtitipan lutuin ang mga pagkain pero hindi natin sure kung magiging masarap. Pero of course, we will try our very best naman, di ba? Kasi ayaw naman natin kumain ng hindi masarap. Halukan ko yung bigay. Pagawa mo sa iba. Yeah, nakakalaki ng muscle, moms. Pusha. Taste talaga. Thank you. Nakakilig yung sauce. Yung pakiramdam ng niligawan ka ng crush mo, ganon. Tara. Ang videong ito ay gaya din ng mga stars. Ito ay magsisilbing gabay lamang sa inyong pagluluto. Ang mga ingredients at mga proseso na makikita sa videong ito ay maaari ninyong bawasan, dagdagan, o ibahin ng naaayon sa inyong kagustuhan. Meron tayong free will. Gamitin natin ito. So, bago ang lahat, introduce ko muna kayo sa ating recipe for the day, which is, ano nga pala itong lulutuin natin? Black calamari. Napakasimpleng dish lang niya. Actually, lahat naman ang niluluto ko yata dito, simple. Mani-mani lang, di ba? So, una sa lahat, di ba? Bago ang lahat, tatanggalin muna natin to. Baka ma-makeupan natin tong ano, itong pusit natin. At tatanggalin ko muna tong powder na to dito, ha? At, dali. Magagalit yung makeup artist ko. Pag meron na mga pula-pula, charet. Ibig sabihin, may... True. May boils, ganon. So, ang dish natin for today ay black calamari. So, siyang appetizer na lagi natin in-order pagka nagiinuman, ganyan, di ba? So, pwede na rin natin siyang lutuin sa bahay at pwede rin natin siya actually iulam. Ang gagawin natin dito sa calamari na to is gagawin natin siyang itim para in time for the season. Papakilala ko na kayo sa ating mga ingredients. Napaka-konti lang siya, mabilis lang to. Siyempre, unang-una, kailangan natin ng calamari or squid. Tapos, kung makikita nyo, nakababad siya sa milk. Milk na may salt and pepper. Ayon sa aking pagsisiyasat, taray, siyensya, di ba? Nakakatulong din pala siya with the quality ng ano ng squid. Akala ko dati sa chicken lang, kasi dati binababad ko yung chicken sa milk. Yung pala sa squid, effective din pala siya. Mas hindi siya na-overcook. Well, sabi nung ano ko ah. Sabi nung na-research ko. Pero ngayon, tatry natin. So, lagyan natin siya ng salt and pepper para merong konting lasa. For the batter, lalagyan natin siya ng 3 tablespoon ng mayonnaise, which is etong ginamit ko, garlic mayo. Kung wala naman kayong garlic mayo na mahanap, pwede yung light mayonnaise or yung normal mayonnaise. Tapos, lagyan nyo na lang ng mga siguro 3 cloves ng garlic. Basta imi-mince nyo, basta hahaluin nyo dun sa mayonnaise para magka-garlic flavor siya. Tapos ito, mga 2 teaspoon ng baking powder. O, yung baking powder, katerno yan ng baklang hamburger, ha? 2 teaspoon ng baking, not baking powder pala. 3 cups ng all-purpose flour. At para magawa natin siyang itim, kinuha natin yung mga tinta ng ballpen, tinta ng squid. Ayun, in-extract natin siya through this very maprosesong ano, gawain. Sorry. Of course, lalagyan natin ng salt and pepper and then 4 teaspoons ng Spanish paprika para may earthy and spicy na taste. And then hot sauce, siguro mga 1 tablespoon. I-adjust natin. Depende syempre sa panlasa nyo. Lalagyan din natin, mamaya na natin susukatin, i-adjust natin yung dami ng tonic water and beer. Okay? So, 1/2 cup and then 1 cup. Tandaan natin yun. Tapos, pipigaan din natin ng lime. Tapos, yung iba dyan, gagawin natin garnish. Ngayon, ay gagawin na muna natin yung ating batter. So, ito, panukat natin. Una muna, lalagyan natin yung mayonnaise. 3 tablespoons. Tama yun eh. No? Halo na rin natin yung 2 teaspoon ng baking powder. Baking powder. Tapos, halo na rin natin tong 3 cups ng all-purpose flour. Ayan. Pag oily ka, pwede mong ganun-ganun din. No? Tapos, 1 cup ng beer. So, kailangan lang natin ma-achieve yung consistency. Ay, sakto ah. Fairness, sinukat. And then, 1/2 cup ng tonic water. So, ito, makaka-create tayo ng batter mix na dito natin i-dip yung ano, yung squid natin.
So haluin muna natin siya para ma-mix together. Tignan natin kung kailangan pa natin. Ay, ayaw niya ma-mix, mga moms. Dahil dyan, dadagdagan natin ng half cup uli ng beer. Tapos, 1/4 cup ng tonic water. So yun, adjust-adjust na lang tayo, guys. Ayan. Thank you so much. Ayan. Mas madali. Actually, yan o. Parang baking na rin, di ba? Sa baking kasi medyo kailangan sukat na sukat may mga ingredients. Kaya pag-aaralan ko muna yan. Make sure lang natin na lulubog dyan yung... Yan, nakakalaki ng muscle, moms. O, di paano. Hirap, ha? Ayan. Kailangan lang natin paghirapan ng konti ang ating kakainin. Para mamaya ang sarap kumain, di ba? Tapos, malaki pa yung biceps mo. LOL! Ayan. Kailangan ko lang ng mixer, no? Ganun ba? Di ba? Manual-manual muna tayo, no? Ganon. O, ayan. Actually, pwede na rin natin i-join force tong ano. Etong squid ink. Squid ink. Squid ink. Ano ba yan? Para jumoy na rin siya sa paghalo natin, no? Ayan. So, yan. Parang ano, perfect siya pang ano, inuman. Diba? Tapos, kailangan din natin actually ng tissue para... Oiliness is next to... Oh, diba? Magic. Magic talaga. So, yung dami ng ink na makukuha nyo is depende syempre doon sa gagamitin yung squid. Diba? So, ayan. Kulay atay na siya. Ayan. So, habang inaano natin to, pwede na natin actually painitin tong mantika. Tapos mamaya, tutulungan tayo ni Miss Inday. Magluto nito. Sasalain na natin tong squid para matanggal na ng konti yung milk niya. It's time to put the squid here. So, i-mix lang din natin ulit. So, ang gagawin natin para meron namang ano, lasa yung batter natin. Lalagyan natin ng salt, a pinch, ganyan. Depende nila kung gaano kakalaki kumurot, no? A pinch na yon. Tapos, eto, lagyan din natin ng pepper. Fresh pepper. Yan. Para bongga. So, haluin natin ulit. Yung squid ink, meron na rin siyang alat na parang ano, ocean taste. Ocean taste talaga. Ayan. So, ayan, mainit na yung ating mantika. So, it's time talaga. Para sa ating pagdi-deep fry, meron tayong special guest na tatawagin, si Miss Rachel, at Rachel Aurino on Instagram, aka Inday. Siya talaga yung expert dito sa pagpiprito. So, habang piniprito niya, yung ano natin, yung battered squid, gagawin ko na yung dipping sauce natin for this. So, ayan, meron tayo at least mga 4 teaspoon ng Spanish paprika. So, lalagyan natin ng garlic mayo, siguro mga half cup. Tatansya-tansyahin lang natin. Hinain mo muna. Yan. Para hindi siya masyado galit na galit. Ayan. O, di galit na galit nga siya. So, habang nakikipagsapalaran siya dyan sa mantika na kumukulo, eto, ginagawa ko pa rin yung sauce, di ba? Para maging busy ako, para hindi naman ako maobliga tumulong doon. Kaya niya na yan. So, again, yun ang secret para hindi kayo talsikan ng mantika, ha? Share ko lang ulit yung tip, di ba? Para hindi ka matalsikan. Pagawa mo sa iba. Pag may friend ka... na wala namang inambag sa ingredients. Tapos pumunta lang bigla sa bahay niya, tapos makikikain dahil naamoy, di ba? Napadaan siya sa bahay niya, naamoy yung niluluto mo.
O, di siya napagprituhin mo, di ba? Mapaghirapan man lang niya yung kakainin niya. Yan. Nagmi-mix well na to, ha? Medyo hinay-hinay lang tayo sa paprika kasi lalagyan pa natin ng at least 1 teaspoon lang. Basta, kayo naman bahala, di ba? Siyempre, depende sa tolerance nyo sa anghang, di ba? Or kung mas gusto nyo mas maanghang, pwede nyo padagdagan. Tapos, adjust nyo na lang din with mayonnaise. Tapos, squeeze tayo konti ng lime. Para may konting acidity. Though may yung hot sauce naman, para medyo may acidity rin siya. Para matalo lang niya ng konti yung anghang. Ayan. Okay ba tayo dyan? Ano, Miss Rachel? Happy naman? By the way, kung gusto yung ano, makaget in touch kay Miss Rachel sa kanyang Instagram account, kung kailangan niya ng taga-prito, at ayaw niyong ano, kung wala kayong friend na mahatak, DM nyo lang siya or i-message nyo siya, mag-comment kayo sa Instagram niya, at Rachel Aurino. Okay. Huwag niyong liligawan, ha? May boyfriend na siya kasi. Masama. Boyfriend. So, I guess, tikman natin ulit. Nakakakilig. Nakakilig yung sauce for me. Para kang ano, yung pakiramdam ng niligawan ka ng crush mo, gano'n. Oh, tara. So, ayan. Anuhin muna natin. Patayin muna natin. I think pwede naman na itong ano, serving na to. At least meron lang tayong extra mamaya. Pag ano, syempre, ang dami nating kakain ito. Tapos, may mga beer pa na natira. Pwede pa, inuman na talaga tayo, di ba? Pagkatapos ito. So, okay. So, ang gagawin natin ay lalagay muna natin yung ganda ng color niya. So, nagbigay ng kulay yung Spanish paprika. Ayan. So, ayan, medyo pinatpat muna natin uli ng napkin yung mga ano, yung mga squid kasi para matanggal din yung excess oil kasi ayaw natin masyado oily, di ba? Perfect to sa inuman. Perfect ulam din. Actually, masarap siyang ulam, ha? Buhat bangko na naman, di ba? Pero masarap naman kasi talaga. Kita nyo naman, di ba? Eh, di naubos na. Kakakain. Eto, lalagyan natin ng chia seeds. Di ba yung chia seeds, meron mga healthy properties yan. Sprinkle lang natin ng konting chia seeds yung sauce kasi para may konting bite. Ayan. Tapos lalagyan din natin ng chia seeds dito. Chia, tapos etong squid. O di, chia pusit. Ganon. Thank you. Thank you, guys. Chia pusit in the house. Ayan. Tapos, to finish it off, lalagyan natin ng garnish na lime. So, pwede dito. Ayan. So, eto na ang ating finished product. Ayan. Ang chia pusit. Black calamari with spicy garlic aioli.